sa Philwin, yung may bumba-bumba na yan, na laro niya, ano yan, mayroong 25 boxes. Isipin nyo lang to, 25 boxes yan. Bilangin nyo kung ilang boxes yan. Sa 25 boxes, mayroon lang 4 na bumba. So, magandang araw po mga ka-rich. Ako po ang inyong lingkod na naghatid sa inyo ng mga iba't ibang kaalaman o idea sa mga bagay-bagay na may mga kabuluhan. Maisingit ko lang mga ka-rich. Napapansin nyo ba na halos nakikita natin sa mga social media ay halos kabastusan na lang at mga issue ni ganito, ni ganyan, away ni ganito, away ni ganyan, na kung iisipin natin ay wala talagang kabuluhan. Ang nagiging epekto lang sa atin ito, lalong-lalo na sa mga kabataan, ay ang pagiging marites, sugarol, at pagiging bastos, which is very, very sad. At ito na nga yung mga main topics natin, at ito na yung main topic natin ngayon, ay tungkol sa sugal, na laganap masyado sa social media. At maraming nagpo-promote nito ng mga bad influencer. At sa kung sino-sino man yung masasagasaan ko, hindi ho ako maghingi ng kapatawaran sa kanila. Kasi nga, masama po yung ginagawa nila at hindi po kanais-nais. So, marami pong mga apps na lumalaganap ngayon, yung mga yung pinakasikat, yung Philwin, at kung ano-ano pa na may similarity din when it comes in ang tawag dito, yung style ng laro, yung ano na yun, yung coin at bomb na yun, yung basta yun, alam nyo na yun. Hindi nyo ba alam na isa yung scam? Pagbabasihan lang po sa ano, sa mga sinasabi ng mga bad influencer na nagpo-promote ng mga apps na ito. Diyan nyo lang ho kung may critical thinking kayo, dapat malalaman nyo agad yung ano, yung mga tawag dito, yung masyadong halatang pang-i-scam. At masama yung loob ko kasi nga yung mga nagpo-promote nito ay masyadong maraming mga followers, mga taga-suporta. Na inaalala ko yung mga kababayan natin na naiinggan nyo sa ganitong mga klaseng hindi ka nais-nais ng mga gawain. Sa sobrang dami ng mga naluko ng mga apps na ito, ay kahit sino na lang na mga garbage content creator, ang kaya nilang bayaran. Take note guys, sobrang dami. At hindi po yan libo-libo lang yung binabayad nila. Umaabot po yan ng million-million every influencer. Okay? Yung mga nakikita yung mga ano, yung mga mostly na sikat, sobrang laki po yung binabayad nila dyan para maipromote yung apps na yan. So saan nila kukunin yan? Palagi nilang sinasabi na dito sa link ko, o gusto mo bang kumita? Madaling manalo dito. Diyan pa lang, alam nyo na eh. Scam na talaga yan. Okay, umpisa natin dati yung isabong.
yung mga sugal na pinakasikat dati. Yung isabong guys, 10% lang yung kinukuha ng ano ng house. Every time na manalo ka, 10% depende po yan kung maraming taya, pag hindi balanse yung taya, mas malaki pa sa 10% yung makukuha nila na tax. Yun yung source of income ng sugal na yun. Sa 10% na standard. So, paano kumikita itong mga bagong mga sugal na to, na mga nauuso ngayon? Saan nila kukunin yung pangbayad nila sa mga influencer nila? Be critical thinker, okay? Yung isabong guys, legit yun. Pero pinahinto yun. Kasi sobrang daming mga pulis na nadadamay, na nagsusugal, na nanghuhulidap. Wasak talaga yung pamilya. Sira talaga. Dahil sa isabong na yun. Maraming krimen na lumabas. Despite na masyadong mahigpit si Duterte noon, yung mga kaso, no, mga hulidap, mga pulis na involved sa sugal eh. So tumaas bigla yung mga krimen na hindi naman related sa drugs. Yung iba, kayo na. Tinatamnan ka para maipit, gigipitin ka kahit wala kang... Hindi ka suspect, gigipitin ka. Kasi nga, nangangailangan ng pira yung mga skalawag na to na sugarol. At hindi lang yan, maraming mga kababayan natin na na-involved din sa mga hold up. And hindi nyo na ano, na sa sobrang stricto na ni Duterte dati, pero marami pa rin hindi yung drugs. Sa drugs kasi pag involved ka, tatakbo ka talaga. Kahit mga mayor namin dito, dalawang lugar na mayor tumakbo. Hindi na talaga nagpakita yung mayor dito sa lugar ko ngayon at sa home place ko, sa town, sa birthplace ko. Hindi na nagpakita during si Duterte na yung ano. Pero maraming patayan nung lumabas itong ano, isabong. During pandemic, marami talagang nasirang mga buhay dahil sa sugal nito. Pero nagpapasalamat ako kasi nga pinahinto. So, pagkatapos ng isabong, mayroong lumabas na bingo. Yung bingo guys, legit yan. Sa bingo, hindi ka masyado mapiktuhan kasi nga pwede pa dalawang piso lang. 10 piso. Hindi siya katulad ng isabong na talagang panlakihan. Pero hindi ko kayo, hindi ko kayo ini-invite sa mga porket na legit siya. Huwag niyong subukan, okay? Huwag na ho kayong mga gano'n. Sa mga audience ko, alam ko, kaunti lang naman yung audience ko eh. Ilan lang naman yung followers ko na nasa 2,000 lang naman. So, huwag niyong subukan mag-sugal. Okay? Huwag kayong mainggan niyo dyan. So, yung pumalit sa isabong, yung bingo, online bingo. Live po yan. The same thing sa isabong live yan. Oh, ito yung nakita ng mga nagpasimuno ng mga sugal ngayon. Kasi nga sa sobrang daming naiinggan nyo sa sugal dahil nga yung hinahabol nila yung mabilis na pira. Hindi po ganun yung pira pag mabilis yung pira hanapin, be careful na kayo kasi nga hindi ganun yung technique ng mga umaasinso talaga, okay? You have to build. You have to invest it. Yung mga successful, hindi yan
hindi yan nag-i-expect na agad-agad pag nag-invest ka, matitinfold na agad yung ano, isang araw lang. Hindi po ganun. Marami po yung procedure. At mahirap talaga ang procedure na yan kasi nga it takes too much time. Pero pag inumpisan mo ngayon, 2 years to 5 years from now, pag nag-umpisa ka ngayon, nag-invest at nag-sumikap ka, talagang aasinso ka. Pero sa sugal, hindi po. Masisira lang talaga yung buhay mo. Pati kung may pamilya ka, masisira talaga yan. O dahil nga nakita ng ano, ng mga in-check siguro, mga in-check to eh. Yung mga nagmamayari ng mga loan apps, yung mga shark loan, at yung mga sugal, sila-sila din yan. Mga magkagrupo yan. Meron nang nahuli. Na-raid dati ng ano, ilang last month lang yun. Yung ni-raid na mga shark loan, na mga apps, yung mga in-check at mga Pilipino, yung mga empleyado nila, yung nang pipressure sa inyo, nahuli na yun. Pero may iba pa yan. Na mga kasamahan nila, o hindi ko alam, baka mga magbarkadang mga yan. Kasi nga mga sindikato, hindi lang yan nag-iisa eh. Pagka-grupo yan. So isang group, isang tao, nahuli. At least nabawas-bawasan yung mga, ano yung mga sindikato na yan. At ito naman yung hinihintay ko kung kailan to aaksyonan ng gobyerno yung mga sugal na to. Kasi similar lang lahat eh. Mula sa Liligold dati, papunta. Ngayon nawala na yung Liligold kasi nga wala nang masyadong naniwala, wala nang mga taong naniniwala dun. Of course, pag wala nang mga taong pumapasok na pera, hihinto na nila. Now, ngayon, dito na man sila lumipat sa mga Philwin na to, mga kung ano-ano pa yung mga similar na mga apps. Iisa lang po yan. The same program, iniba lang yung pangalan. Kaya naranasan ko na rin mag-ano eh, gumawa ng mga games, yung mga command nila, yung mga script. Ito ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit scam to. I-explain ko sa inyo yung mga dating mga sugal, mga casino games. Dati kasi mga ka-rich, marami na talagang casino game na nasa Play Store. Wala talagang real money involved. Okay? Yung mga in-game currency lang. At saka, like, for example, ang Texas Hold'em Poker. Oh, hindi mo yun mabibinta, yung gold mo doon, yung in-game currency, pwede mong bilhin, pero hindi mo pwedeng ibinta, hindi mo pwedeng i-withdraw. Okay? So, meron na talaga noon pa man yung mga casino game, pero walang involved na mga kagaya ngayon na real money yung tinataya na pwede mo daw i-withdraw. Parang pampalipas lang ba? Kaso nga lang, hindi siya profitable yung ibang mga casino game, yung mga sugal. Unlike sa Hold'em Texas, eh, maganda sila mag-promote. At the same time, maganda yung sistema ng apps nila. Kasi nga, through online talaga yung ano yung mga player. Napapalipas talaga ang oras. Pag mawalan ka ng pira, ng in-game coin, the next day meron na naman. Bibigyan ka nila para lang makapaglaro ka. But yung mga real money, not necessary. Kaya yung Hold'em Poker, Hold'em Texas Poker na yun, tumagal hanggang ngayon dyan pa. Kasi nga, profitable siya. Kasi nga may mga tao pa rin bumibili ng mga ano para pag naubusan sila ng mga in-game currency, bumibili sila ng 40 pesos, 50 pesos ng mga
na value ng currency. Sa 50 pesos na yun, malaki na yun. Pero hindi mo yun pwedeng i-withdraw or ano sa iba. Kasi nga, normal game lang siya. Hindi siya, hindi siya designed na as in sugal talaga. Pampalipas oras lang talaga. Dinesign siya, pampalipas oras lang. Tapos, mayroon din mga offline games. Yan, hindi yan pwedeng i-manipulate kasi nga offline siya. Walang server. Okay? Magkaiba kasi yung offline pa at saka online. Kasi yung online, it requires server. May taga-control po yan. Pag online. Unlike sa mga online ngayon, na games na mga sugal ngayon, na i-explain ko sa inyo kung bakit scam ito. Pag sinabi nating server, alam niyo na siguro, nag-internet cafe din naman kayo siguro dati. During login, saan ka magbabayad? Punta ka sa server. Kuha ka ng ticket, login password. Or sometimes yung server na mismo, open time. Pag open time, okay. I-set niya lang yan yung time mo. Then pwede ka nang makalagin or sa server na mismo mag-open ng PC mo. Kasi nga server siyang taga-control. Pwede niyang i-manipulate yung unit na uupuan mo. Yun yung ibig sabihin ng server. Every time, lahat ng ginagawa mo dyan makikita. Kasi nga may server Pwede niyang i-close. Pwede niyang i-open. Kahit ikaw yung nakaupo sa unit mo. Kasi nga, siya server It is manipulable. At the same thing sa mga sugal ngayon. May server Kahit nga games Pag sinabing may server, anything is possible. Pwede nilang kontrolin yan. At saka pag may server na mga online, kasi nga, gamer din ako, madidetect nila kahit gumamit ka ng cheat. Kasi may server. Pwede mong dayain, pero pag mahuhuli ka talaga nila pag sinadya ka nila. Pag pinunterya ka talaga nila na nag-cheat, questionable yung mga achievement mo tsaka mga record mo sa game, then every time na mag-login ka, i-check nila yung mga kung anong ginagawa mo, yung mga damage mo, kung ilan na, that's why mahuhuli ka nila, then i-disconnect ka agad. Server. They can control everything. Pero maraming tao hindi nakakaunawa, nadadala lang sa mga advertisement at mga influencer na to. Mga bad influencer. Maraming masisira dyan. Hanggang ngayon nga, tumataas na naman yung mga hulidap ng mga police, mga e-police mismo na in-involved na naman. Mga pagnanakaw na ngayon, marami naman. Tumataas na naman. At saka, isipin nyo guys ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit panluloko ito. Makinig kayong mabuti mga karits. Halimbawa, sa Philwin, yung may bumba-bumba na yan, nalaro niya, ano yan? Mayroong 25 boxes. Isipin nyo lang to, 25 boxes yan. Bilangin nyo kung ilang boxes yan. Sa 25 boxes, mayroon lang 4 na bumba. So kung i-calculate natin yan, ang rate ng pagkapanalo, let's say 25 boxes. So
Yung 100% i-divide natin to 25 boxes is equal to 4% per box. Now, since mayroon tayong apat na boxes na bumba out of 25, so 4% times 4 boxes equals to 16% lang yung chance o yung win rate ng house. 16%. Magpapasugal ka pa ba kung 16% lang yung ano mo, yung win rate mo? Isip din. So 16% ang chance ng house na mananalo. Samantalang yung player, mayroong 84% ang chance na pagkapanalo. So kung ikaw yung nagpapasugal, papayag ka ba nun? Na 16% lang sa'yo, tapos yung mga player mo, 84%? Tapos million-million yung binabayad nila sa mga bad influencer na yan? Tapos, naubusan kayo ng pira, wala na kayong pang ano, yung pamilya nyo na sira din sa dahil sa kagagawa nyo. Oh. Sus. Diyan pa lang eh. 16% ang chance na mananalo yung bangkir. Anong... Samantala yung mga player, 84%? Sinong gagong mag... papasugal ng ganun? Tapos kayo kumakagat naman. Di ba kayo nag-iisip? Putang inay niya. Oh. So hanggang dito na lang mga ka-rich yung topics natin ngayon. Nakakainis kasi yung mga ano, yung maraming kabataan na nakikinig sa na na-influensya ng mga ganitong mga ano. Yung talagang walang ano eh. Hindi na natin, hindi na tayo yung mga content creator kasi nag-create na lang ng mga basura na mga ano. Yung iba naghubad na. O yung mga magulang dyan, bantayan nyo rin yung mga ano nyo, yung mga anak nyo. Kaya yung mga anak nyo nagiging bubo kasi nga pinababayaan nyo yung kung ano. Bisitahin nyo yung kung anong pinapanood niya. Pag basura, sitahin nyo. Papanoorin nyo ng mga ano, mga educational na mga ano, yung mga makabuluhan, yung mga science, mga crafting dyan. Maraming mga crafting dyan. Yung mga nagsasayaw-sayaw na mga nagbibrief sa kalsada, yun yung pinapanood. Tapos, papakiinin kayo ng sugal after video. So, yung mga magulang dyan, ha, kayo din sisisihin ng mga kung ano man yung mangyari sa inyo, kayo din naman ang dapat sisihin. E, bantayan nyo yung mga kabataan nyo. Mga basura na yung pinapanood sa ano. Tapos at the end of the video, may sugal na, ay Diyos ko, anong mangyayari sa Pilipinas niyan? Hanggang dito na lang mga ka-rich. Sana yung content na to may malaking naiambag sa inyo, yung nakapukaw ng inyong mga isip dyan, na pinalawang ninyan siguro. Mag-i-exercise kayo. Para maging positibo kayo lagi, hindi yung past money yung hinahabol nyo. Sa kaka-past money na habol nyo, hanggang ngayon, pulubi pa rin kayo. Hindi naman kayo umaasinso kasi nga, mali yung pamamaraan. So, iwaso tayo sa sugal. Let's talk real business.